近五分鐘啦，唔該。十五分鐘。近五分鐘。哦，好啊。Hello mga kadulor, welcome again to my channel. In today's vlog, going up na po tayo mga kadulor for blood donation here in Yunlong Landmark. You wanna know what's beginning of love? So high that you can't see enough. Just find it and take it. Don't live regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it. Don't let confuse it. Only then you'll be gone. Feel like, that. And now I'm here, mga kadulor, nasa Red Cross. This is it, mga kadulor, here in Yunlong Landmark, 7th floor, mga kadulor. So, medyo kabado na naman po ako kasi malaking dagom na naman po dito, mga kadulor. Itusok sa ako ang kaugatan. Charot! I wanted this air and the 4.5%. Oh, need to fill up this, even have this every time. Oh. First of all, mga kadolor, we need to fill up this form for the requirement here in Red Cross, Hong Kong. Para po may record po tayo lagi na tayo po ay isang blood donor. You are shining star. Giving, receiving, changing, believing, only then we could start. Only then you
So ayun mga kadulor, dito na po tayo, no? So pasado po tayo sa screening. Actually, this is my second time around to donate blood here in Red Cross Hong Kong. I feel happy because may matutulungan na naman po tayo dito sa ating mga kapwa Pilipino or mga kahit saan man sulok ng mundo ang makatanggap ng dugo ko, na sana po mapagaling po sila. I wish and I hope na hahaba pa po yung buhay nila, mga kadulor. Thankful and blessed kasi ito lang po yung naisipan ko, na makatulong po ako sa kapwa ko Pilipino or mga hindi man natin kalahi or kung saan man tumaabot yung dugo ko. So ayan guys, happy lang po, masaya.
palang katumbas ang saya na makatulong ka sa tao na hindi mo kakilala, na hindi mo alam kung sino ang makatanggap nito. And this time, I feel numbness in my hand. Mga kadulor, medyo nangangalay na po yung kamay ko, pero laban lang talaga. Medyo feel dizzy, konti, pero kaya ko to, mga kadulor. Ito lang po talaga yung paraan ko na makatulong ako sa mga tao na nangangailangan, lalo na po sa hindi po maka-afford na makabili ng dugo. So, ito lang po guys. Sana po, ahaba po ang buhay na makatanggap ng dugo ko. At healthy sila lagi. So, before man nito guys, mag-ano man po tayo ng screening kung okay ba yung hemoglobin natin, normal po ba lahat, at saka yung screening, may mga interviews na dapat nating sagutin. So, nakapasa din naman po. At saka yung kung mataas po yung dugo natin, like for example, high blood tayo, hindi po pwedeng mag-donate ng dugo. Kung may mga complications naman po sa ating katawan, may mga nararamdaman po tayo, like for example, skin rashes or mga allergies, or kung may tinitake ka na gamot, hindi din po pwede yun. So, for me guys, healthy naman po at pasadong pasado po sa mga screenings dito sa Red Cross, mga katulor. So, second time around again, once again, I would like to thank sa nagpursige sa akin dito, yung kaibigan ko po dito sa Hong Kong. Siya po yung nag-encourage sa akin na kung maka-donate man ako ng dugo, that's the least that I can help to those who are in need. Especially those people that is less fortunate po. So happy, masaya, at walang katumbas ang kasiyahan na makatulong po tayo sa mga tao na hindi po natin mga kakilala. That's all for today's vlog, mga kadulor. And thank you po sa inyong laging panonood po ng aking vlog. And I hope po na tularan niyo din po ako sa mga gusto pong mag-donate ng dugo para po marami pa po tayong matulungan. At marami pong buhay na masisave po natin. That's all. Thank you. Bye-bye.